Off-limits ngayon ang tanggapan ni Congressman Benjo Binaldo sa batas ng pambansa habang patuloy investigasyon kaugnay sa insidente ng pamamaril sa kanya kagabi. May news to go si Sherian Torres live. Shep. Yes, Javi, pasado alas 7 tayo dumating dito sa House of Representatives at dumiretso nga tayo doon sa may South Wing building kung saan makikita yung kwarto mismo nitong si Cagayan de Oro City Congressman Benjo Binaldo. Sa ngayon, Javi, nakakordon pa rin ng police line doon at cross tape ang office nitong si Congressman Binaldo. At nung umakyat tayo kanina, wala pang tao sa kanyang silid. Gayun din yung mga nagbabantay doon ng mga police kagaya ng mga unang napaulat sa media. Ang tanging nakausap lamang natin kanina ay yung roving guard doon na Hawi, at ang sabi nga niya ay hindi pa pwedeng papasukan ito at wala pa raw silang nakukuhang impormasyon kung kailan bubuksan ang tanggapan ni Congressman Binaldo. Kanina, Hawi, tinignan natin yung pinakasalamin doon sa opisina nitong si Binaldo at nakita natin na yung mismong inner office niya ay naka-cordon off din. Doon sa pag-iikot naman natin sa South Wing building mula sa kanyang tanggapan, Hawi, papunta doon sa pababa ng lobby kung saan nga idinaan kagabi itong si Binaldo ay wala na rin traces ng dugo. Ayon dun sa mga security guard na nakausap natin, kagabi raw kasi ay naglinis na agad ang janitorial service nila kaya wala na raw anumang kalat doon. Samantala yung opisina mismo ng kongresista, ang tanging na lamang nandun yung ilang file, ilang mga documents ang nakita natin at wala nang iba pang natitirang gamit doon. Samantala, Hawi, at sa ngayon ay pinipilit natin na makakuha ng video nito o CCTV video nitong kagabi na nangyari kung saan nga ay idinaan itong si Congressman Binaldo papunta na rin doon sa kanyang sasakyan at kung saan nga siya dinala diretso sa New Iro Hospital. Pero dahil walang opisina ngayon dito, Hawi, nagkakaroon tayo ng difficulty na makakausap ng mga opisyal dito sa kamera. Hawi? So sa ngayon, Sherian, may theory ba? May mga narinig ka bang theory kung ano ba talagang nangyari, kung may assailant ba? Mm-hmm. Yung kanina, Hawi, nakausap natin yung head ng external security nila, no? Pero ang sinasabi niya, lahat daw sila, ang lahat ng investigation ay na-turn over na nila doon sa mga elemento, doon sa official mismo ng QCPD, Quezon City Police District. At maghihintay na lamang daw sila kung ano pa yung pwede nilang maitulong. Sa ngayon daw kasi, Hawi, internal security office ang in charge dito at yun lamang ang nagkakaroon ng access doon sa investigation, doon sa mga evidence gathered at pati na rin doon sa testimony na nakukuha doon sa mga people concerned. Harry? Kasi nung interview kay Speaker Belmonte kagabi, sinabi niya na naniniwala siya na maaring suicide attempt yung nangyari. Hawi, kung yung pagbabasihan nga natin yung kay Speaker Belmonte, no, mas mukhang mas meron siyang hawak na impormasyon dahil yung dito mismo sa in charge sa security ay wala silang hawak itong external security. Bagamat meron tayong mga nakukuhang impormasyon, meron nagsasabi na meron daw isa sa mga tauhan itong si Congressman Binaldo ang nagsabi doon sa investigating team na parang naglalaro lamang daw ng baril nung nagkataon na biglang pumutok ito. Pero ito, Hawi, puro information pa lamang at patuloy natin na ikinoconfirm o ikinoconfirm pa rin natin hanggang ngayon doon sa official concern. Kasi sinabi rin ni Speaker Belmonte na maari daw depressed itong si Congressman Binaldo dahil natalo daw sa eleksyon. Hawi, alam mo ang problem kasi dito, no? Dahil Monday to Thursday lamang ang office dito, pati yung mga opisyal o tauhan nitong si Congressman Binaldo, wala pa rin dun sa office niya. Ang isa pa rin na tinatanong natin dun sa security guard kanina, Hawi, kung darating ba o may chance ba dumating yung mga tauhan nitong si Congressman Binaldo. Pero sabi niya, naghihintay pa rin kasi sila lahat ng order kung pwede nang bumalik doon para nga makuha yung iba mga gamit. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin kami nakakausap dito. Hawi? Okay, maraming salamat, Sherian Torres.